isa lang ang leader na magpapagaling sa ating mga sugat. Alam natin na kapag ang pinuno ay tapat, walang tiwali, walang mang-aapi. Kahit sino ka man, patas ang laban. Sa pamilya, sapat ang kabuhayan. Thank you po. Sabay-sabay po nating tuparin ang ating mga pangarap para maging kulay rosas ang ating bukas. So let's start with Dr. Krissa. Why do you think doctors support VP Lenny, Doc? Lagi natatanong sa amin to, ever since nagka-Pampanga Doctors for Lenny kami, lagi tinatanong ng mga tao. Well, first of all, ang trabaho mo bilang doktor is magserbisyo ng tao. And it mirrors, parang sumasalamin kay VP Lenny. No? She's very, kumbaga parang approachable. No? Even before siya naging vice president, kita naman natin yun. Actually, let me set the record straight. Hindi ako sumali ng Bayanihan e-consulta. Hindi ako nag-volunteer ng Bayanihan e-consulta because I supported Lenny. Naging Lenny supporter ako because of Bayanihan e-consulta. Kasi sa Bayanihan e-consulta, doon ko nakita yung ano talaga, concern. You know? Yung totoong concern, yung malasakit talaga for the poor, for the needy. Kasi doon mo talaga makikita. Imagine, I had a patient na walang cellphone. So, nag-inam siya ng cellphone sa kapitbahay, pero naabutan ng Bayanihan e-consulta. Meron akong pasyenteng walang pamasahe papunta PGH from Mandaluyong, naabutan ng e-consulta yun. So, napadalhan ng kailangan niya, ng urinalysis, ng gamot. Imagine yung team niya, nagagawa nila yon with such a small budget. No? What more? Kung, di ba? Kung nabigyan pa siya ng an even bigger budget, an even bigger source of ano yung mga resources niya. No? Isa pa, she inspires people. Before all this, hindi naman ako yung ganito ka-active. Volunteer ako for mga medical mission, ganyan, but not so much. No? Pero with OVP, nakaka-inspire siyang tumulong. Not just sa mga pasip-disipling ganito na volunteer. It comes from a place of concern talaga. I love that. How about you, Dr. Anna? Okay, so ako kasi I've been a Lenny supporter way back. Hindi pa siya, wala pa siya sa politics. I remember I was in college in La Salle. I think we're all familiar with yung Sunilaw Farmers. Diba? They marched all the way from Bukidnon to Manila. And then that time, so kasi active na ako sa mga ganyan. And then sinusupport namin yung Sunilaw Farmers that time in La Salle. And Lenny was one of their lawyers. And pag nakausap mo talaga sila, alam mo na yung importansya, yung value, yung binibigay sa kanilang effort ni Lenny Robredo, na that time, wala pa siya sa politika. So, alam mo na yung concern niya genuine. Hindi dahil meron siya aspirations, hindi. Pero yun talaga yung servisyong binibigay niya. From the heart. Tapos, consistent kasi eh. Parang yung services na Bayanihan e-consulta, nire-reflect talaga kung paano si VP Lenny. Consistent since 2000. Hello mga kakamping at mga kababayan. Mas kilalanin natin si VP Lenny by listening to this kakamping. Andyan po yung kanyang username sa TikTok. Meron po siyang isang nag-comment sa kanyang video na sinagot niya. At pakinggan po natin yung sagot niya dahil napakaganda nito. Hindi po. Yan po ba yung bigayan sa inyo? Kidding aside, lahat tayo may karapatang mamili ng politikong iboboto natin at katulad ninyo, meron din akong sariling preference. Bago maging Vice President si VP Lenny, nag-offer siya ng legal services sa mga kababayan nating nasa laylayan, lalo na sa mga kababayan nating walang access sa legal services. When she became our Vice President, she even exceeded the powers and duties of a Vice President written in our Constitution. Sa mga hindi nakakaalam, ito lang yung duties ng Vice President na nakasulat sa ating Constitution. A major duty talaga ng Vice President is to assume the presidency in case the death, disability, or resignation of the incumbent president. Aside from that, pwede naman siyang mag-assume ng cabinet position should the President of the Philippines offer the former one. Actually, doon na lang talaga umiikot yung duties ng Vice President. Aside sa limited ang kanyang powers at duties, of course, limited din ang kanyang budget. So the fact na nagkaroon siya ng effective and timely pandemic response at nakuha niya pa ang highest audit rating from COA.
Aside sa mga naka-flash dito sa screen, marami pa siyang mga programa at services na gawa bilang isang vice-presidente. Isa pang rason ko nakapagtapos siya ng BA Economics sa University of the Philippines at yun ang kailangan natin ngayon, lalo na at nasa kasagsagan tayo ng pandemic crisis. Naniniwala rin ako na ang dapat ating ihalal ay yung may puso. Last 2020 nung lumubog yung Cagayan Valley dahil sa Typhoon Ulysses, ang major source ng news namin dito sa Cagayan Valley ay ang TV Patrol Cagayan Valley. Kaya nung panahon na yun, walang nakakaalam na lubog kami dahil na-shutdown ang ABS-CBN during that time. Nagsiklong ng help ang mga tao dito using Twitter. Isa sa mga pinakauna nag-respond ay si VP Lenny. Kung makikita niyo, 10:36 PM pa lang, nag-deploy na siya ng security team at mga rescue team sa Cagayan. Kinabukasan tuloy-tuloy pa rin ang mga relief at rescue operations. And the day after that, 8:58 AM, dumating na sila mismo sa Cagayan kasama si VP Lenny. Hindi lang niya sa Cagayan nagawa yan, actually sa buong Pilipinas, lagi niyang ginagawa yan. Hindi ko man na-enumerate lahat ng nagawa ni VP Lenny, sapat na yan para sabihin sa inyong hindi ko kailangan ng 10K para suportahan siya. So there you go. Isa sa pinaka-importanting tanong ang nasagot niya sa video na ito. Ito yung ano bang nagawa ni VP Lenny for the past 5 years? Diba laging tanong yan ng mga taga-kabila? So sana kung may mga taga-kabila na nakikinig nito, sana nasagot yung tanong nyo. At napakarami pa, ilan lang yung mga nasabi niya dyan. Ano? Siyempre hindi kasha sa isang 3 minutes video kung sasabihin lahat. Pero sana naunawaan po natin pare-pareho. Mga kakamping, mga taga-kabila kung napapanood nyo to, comment down below, don't forget to like the video and share the video, and I'll see you again next time. Don't forget to share. Bye for now.